Good day, good morning, good evening sa inyo mga Spikitik. Nandito pa rin tayo kay Cycling Hobby. At syempre, may ituturo ako sa inyo kung paano pumili ng tamang saddle para sa inyo. Syempre, iba't iba ng sukat yan. Iba-iba ng dimension, lalong-lalo na sa mga padding for your own comfort. Alright? Pero ito, papakita ko sa inyo lahat ng pwede sa inyo. Okay? Example lang to kung paano kumuha ng tamang saddle para sa inyo. Okay? Iba-iba to ng sizes, pero pare-pares lang siya na itsura. Okay? Dahil dito, sa WTB, mapapakita sa inyo kung gaano ka-importante yung pagpili ng mga saddle. Alright? Simulan lang natin. Simulan na nga natin yung mga pwede nyong pagpilian na mga saddle. Okay? Pero bago kayo pumili ng saddle or bumili ng mga saddle, ito yung mga importante mong dapat alamin. Dapat mong gawin. Kumuha ka ng papel. Tulad nito. Kuha ka ng papel, upuan mo yung papel na to. Siyempre, babakat dyan yung seat bone mo. For example, ito, itong daliri ko, andito yung isang seat bone ko, andito yung isa. Diba? Markahan mo siya. Tapos, sukatin mo siya ng metro or ruler para maitugma mo siya sa saddle na mabibili mo. Papaano? Diba, namarkahan mo na yung ruler mo. San ba umuupo ang tao? Dito po. Hindi dito. Dito po, hindi dito, dito. Dito banda. Depende po yan sa comfort ng saddle lalo. Importanteng-importante yun. Yung seat bone mo, lalong-lalo na sa mga gantong klaseng saddle. Hindi pwedeng kukuha ka ng gantong saddle na makapal, hindi naman tutugma sa seat bone mo. Masasaktan ka lang, hindi ka tatagal sa mga rides mo. Okay? Eto na, sisimulan ko na nga sa mga saddle, lalong-lalo na sa mga recommended na seat bone. Kung gaano kahaba yung seat bone na pwede mong gamitin. Eto, yung Silverado na to ng WTB, eto yung mga sinasabi ko. Seat bone range, meron siya dito nasa 100 to 130 millimeters. Okay? Dimension niya is 142 hanggang 280. Padding nito is thin. Okay? Padding nito is thin, medyo may kanipisan. So, medyo may katigasan to ha. Railing is steel. Okay? So, yun yung sinasabi ko na importanteng makuha nyo yung sukat ng seat bone nyo dahil merong kang makukuhang ganito klaseng mga data. Okay? Importanteng-importante yan. Dito naman yung isa, pwede mong pagpilian is ito yung thin, yung medium naman na padding. Okay? Medium yung width, medium yung padding. Ito, medyo may kalambutan na to. Ito si Volt. Si Volt naman is nasa 100 to 130 din na seat bone. Pero ang pinagkaiba nito is yung padding. Okay? Yun yung pinagkaiba nito. Tapos, yung dimension naman nito 142 and then 265 millimeters naman. Okay? So, yun yung dimension nito ni Volt na WTB. Magkano ulit to? 1,945 din to. Lahat po to 1,945. Same din ito, pinagkaiba nito is yung thick ng padding. Padding naman nito is makapal talaga. Okay? Makapal po siya. So, kung gusto nyo yung mga gantong klaseng mga model, so, pipiliin nyo thick, medium, and then yung thin. Okay? So, ito yung mga versions ng mga gantong klaseng model ng WTB. Ito si Rocket. Si Rocket, same din. 100 to 130 rin yung seat bone neto. Pero, alam ko, iba't iba yan. Iba-iba ng mga seat bone range yan. Okay? So,
Depende na lang sa'yo kung medyo may kalaparan ka. Okay? Always remember that. Dito naman, padding, tick, syempre, nasabi ko na, same lang yan dito sa iba natin. Okay? 265 din to, 142, 265. Dito naman kay speed, eto makapal to. Promise. Makapal to. Seatbone range din na ito, 100 to 130. Okay? Dimension, 145 naman. Then, 275 millimeters. Padding is thick. Ito si speed. Speed ng WTB. Ayan, thick. 1,945 din siya. Yung railing niya is steel din. Okay? So, dito, sama ko na rin to. Ito, tong WTB na mga ang tawag dito, bahala na kayo kung anong tawag dito, tapalodo ba to, ano, mudguard, 775, sama na rin natin yan. Okay, so, ulitin ko pa paano ulit pumili ng tamang saddle or paano makuha yung tamang seatbone range mo. Kung hindi naman, kung wala kang makita kay WTB, I highly suggest kumuha ka ng ruler or pang metro, sukatin mo yung seatbone mo gamit yung gantong classic papel, upuan mo siya, babakat naman yung seatbone mo dyan, matatansya mo naman yan. Or much better, kung meron kang kasama sa bahay yung asawa mo, pakapa mo yung seatbone mo tapos pasukat mo sa kanya. Pero medyo para sa akin hindi consistent yun eh. Mas maganda nakaupo ka talaga, babakat yung seatbone mo. Okay? So, yun yung onting tips ko lang. Pero para sa iba, comment down below kung ano pa yung pwede nating gawin para masukat yung mga seatbone natin, dahil importanteng importante yan sa mga biyahe natin para tumagal tayo sa biyahe. Alright? So, comment down below para sa onting tips, lalong-lalo na sa pagpili ng mga saddle natin. Alright? So till then, mga Spikitik, don't forget to like, comment, subscribe. Follow nyo na rin si Cycling Hobby. Dito lang yan sa Taytay. Napakaganda ng shop nila. Meron ditong Surly, The Project, Ridley, Salsa, Marine. Napakaganda ng mga bisikleta dito. And then syempre, accessories wise, 360 degrees. Napakadami mong pwedeng mabili rito. Alright, till then, mga Spikitik, maraming salamat. Ciao!